Dati't kuya, very much over the moon ang inyong prinsipesa nung nakita ko nga po na si VP Sara ay umattend sa final day, yung seventh day ng, di ba, ng prayer rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Liwasang Bonifacio, Manila. At hindi lang si VP Sara ang nandun, kundi si PRRT. Pero sa pag-attend ni VP Sara doon, sa prayer rally na yon, sabi ko nga, nako, siguro yung, kasi napansin ko na yung ano eh, yung parang momentum nung prayer rally simula nung day one, parang pabongga ng pabongga yung kanilang mga guest speakers, di ba? Yung mga umaattend, matitindi ang mga banat, mga kilalang tao na habang, di ba? Tuloy-tuloy yung pagrarally nila. Sabi ko sa mga susunod na mga araw, lalo sa mga kahuli-huli ang araw ng prayer rally, for sure may imbitahan dito si Tatay Digong or VP Sara. Nagkatotoo nga ang aking hinala, mga ate at kuya. And hindi naman nagsalita ang ating pangalawang pangulo. Si Pangulong Duterte nag-effort na pumunta dun sa prayer rally, di ba? So, and even si Senator Bongo, o ba't hindi nila pinupunan nga pala si Senator Bongo, si Senator Robin nandun din. Si VP Sara ang binabanat-banata ng mga politikong ito. Maging wise naman daw, maging prudent yung ginamit na word, maging, di ba, maging tama naman ang judgment. Huwag basta-basta umaaten sa mga prayer rally, na ang prayer rally naman daw na yun, puro pagmumura. Ito po yung, actually ano to eh, parang press con ng mga kongresista. Niready ko ba yung video? May niready akong video. Ah, sige, mamaya natin i-play sa pangalawang topic natin. Kasi hindi lang si VP Sara ang pinupuna eh. Even Attorney Glenn Chong, di ba? Mukhang tatanggalan pa nga ng, mukhang i-disbar pa nga si Attorney Glenn Chong, mukhang may petition pa na ganyan. Alisan, dahil nga sabi ni Attorney Glenn Chong, sampalin yung laparuhon daw niya si, ano yes? Si Jubei Ing Jahas. Kung todo depensa ngayon ang mga politikong ito. Right? Ang dami nang bumabanat kay Attorney Glenn Chong, mamaya natin pag-usapan, lalong nadagdagan. And even VP Sara, pinuna nila, bakit daw umaaten sa mga prayer rally? Eh, yung prayer rally daw sa Liwasang Bonifacio ay hindi na prayers ang ginagawa, kundi pagmumura na nga, yun nga, minumura si Smugs. Even si The Junior, minumura naman. Oh. Mura ba? Yung sigaw-sigaw ng mga bata na ano, bumaba ka na. Bumaba. Hindi naman pagmumura yun eh. Wala namang shoot ng ina mo kuting na binanggit doon, di ba? Yung mga bata na nag-cheer kapag nagda-drum beats yung mga ganon. Kapag chine-cheer ng mga bata, yung mga kabataan, yung mga attendees, yung mga nagsasalita sa unahan, hindi naman nagmumura. Nagpapakabalat si Buyas na naman itong mga politikong ito. Anyway, basahin ko sa inyo yung article, mga atat kuya. Ano to, may video to, pero mamaya ko na lang i-play. Doon sa second discussion natin. House Deputy Speaker Quezon 2nd District Representative, Quezon ano to, province. David J.J. Suarez, ang alam ko marami tong kaso ah, ng mga ano, like sa mga projects yata sa kanilang distrito, ang kanya namang parang construction supply or construction firm ang ano, kinukuha rin. Tapos parang mga marurupok naman yung kanyang proyekto. May ganung ganap to, di ba, J.J. Suarez na to. Oh. Says government officials, particularly those in the Marcos cabinet, si VP Sara po kasi miyembro ng gabinete ni Kuting dahil na Secretary of Education si VP Sara, pangalawang pangulo pa. Also nas co-vice chairman ng ano ng NTF-LCAC si VP Sara. So maraming posisyong hinahawakan sa gabinete ni Kuting, lalo na Secretary nga ng Education. So dapat daw mag-exercise ng prudence, ng dapat daw, 'di ba, maging wise, maging matalino naman at maging tama yung ano judgment, ganun ang ibig sabihin. And propriety when it comes to attending prayer rallies that somehow turn into demonstrations against the administration. Yung prayer rally kasi sa Liwasang Bonifacio mukha nang well, yun ang panawagan nila, bumaba ka na kuting, no? Hindi mo pera 'yan, yun ang sigaw-sigaw ng mga tao doon. Oh. Bakit daw, parang it gives a bad signal na si VP Sara ay gusto raw pabagsakin si Kuting. Yun ang pinupunto nila dito.
Be more prudent, be more proper. Oh, maging ano daw, proper. Propriety nga, di ba? Maging ano naman, kapitag-pitagan, maging tama, di ba? Tama ang mga kilos at galaw. O, magkaroon naman ng ano, ng professionalism, ano pa ba? Ng pagiging marangal. Proper, eh, prim and proper. May good conduct, kuning-kuning. O, nag-react itong si Suarez sa pag-attend ni VP Sara doon sa anti-admin rally ng SMNI and ng Kingdom of Jesus Christ. Oh. Parang ang sisip-sip nila ngayon, no? Either kay Tambi or kay Kuting or maybe kay Butoad na pinupuna-puna nila si VP Sara. Kasi nga, hindi naman umiimik yung... Well, kahit hindi umimik si Butoad, eh, ini-snub niya si VP Sara 2 beses na. Tama? Nung pag-alis nila, syempre, protocol yun na si VP Sara nakasalansan doon sa gilid habang may ceremony na aakyat ng eroplano si Butoad at si Kuting. O si VP Sara naman, she complied. She always comply, right? Nandun sa gilid, no? Talagang may ceremonious na pag-aalis sa presidente para mag-aaliluya ang lahat. O, bon voyage! May mga ganun-ganun. Ingat, mahal na Pangulo. Salamat sa pag-alis mo at magdadala ka ng maraming pledges. Otot-otot. So, nagko-comply si VP Sara nandun in support of Kuting. Kahit na, Diyos ko po, VP Sara, alam mo naman, wala rin kinauuwian yung mga pledges na yan. Ate Jennifer Connelly, hello. Thank you again sa pakulay the other day. Pero si Smugs, inisnab-isnab si VP Sara. So, di ba, minsan action speaks louder than voice. Ano minsan? Kadalasan na eh. Tama. So, hindi man binabanat-banatan si VP Sara or wala mang sinasabing maanghang si Smugs or kahit si Kuting na bakit ka naman nandun? Di ba dapat ganon? Kung talagang hindi sila natutuwa sa ginawa ni VP Sara ang pag-attend doon sa prayer rally, bakit ka naman nandun? Eh, alam mo, kita mo naman, ano yun eh, rally laban sa akin, di ba dapat kinagano ni Kuting si VP Sara? Bakit ka naman umatin? Unitim tayo eh. Vice kita eh. Ano't ano man ang mangyari sa akin, ikaw ang hahalili. In fact, pag umaalis ako, ikaw ang officer in charge. Tapos umaattend ka sa prayer rally. Ay, yung rally na yun eh, para gusto akong ibagsak, gusto akong mag-resign, di ba? Resign. Kuting resign, ganun yung sigaw-sigaw doon. Ba't nandun ka? Oh. Tapos si Kuting na rin mismo ang magbigay ng statements, kaya lang nga syempre, umiiwas nga sila sa negative publicity and negative statements kasi hindi na nga daw uso ang paninira. Ayaw na ayaw ni, sabi ni, sino ba to? Si Direk Daryl ba may sabi niyan? Or, sino ba may sabi no? Basta ayaw daw ni Smugs ng negative ano campaigning, kampanya pa lang. Kasi ayaw na ayaw daw ni Smugs ng yung Lenlen series ni Direk Daryl and ni Senadora Amy. Di ba si Lenlen noon, gawa sila mga comedy skits na puppet si Lenlen, di ba? Sinasapian si Lenlen. May mga Lenlen series noon na pambanat kay BFF Lenlen ko sina Direk Daryl at Senadora Amy. Eh. O ayaw daw ni Smugs noon, it's so badoy, it's nega. Ayaw daw ni Smugs ng nega. So malamang kaya ayaw nilang magsalita ng negative about VP Sara or di ba mag-release ng statement, magpahayag ng kanilang pagpuna dahil it's negative. Kaya ba may mga ganito? Hopefully hindi sila inuutusan. So inutusan kaya sila na i-criticize si VP Sara? Wrong move nga lang kayo mga sir at ma. Wrong move sila sa pag-criticize kay VP Sara, even Attorney Glenn Chong. Oh, maling-mali kayo. Sige lang, tuloy niyo lang yung pagkakamali. Konting pagkakamali pa. Either inutusan or sumisip-sip or nagpapapapel at nagpapahayag ng kanilang suporta kay Kuting, kay Smugs, kay Tambi. Diba? But still, either nagganyan, sumisip-sip or talagang inutusan, maling-mali kayo. Bakit nga ba umaten si VP Sara sa prayer rally? Gusto lang niyang ipahayag yung support niya kay Pastor Kiboloy. Wala siya dun para pabagsakin si Kuting. Right? Pero syempre, ganun yung magiging dating. Mate-threaten talaga ang lahat. Alalahan niyo, 32 million ang supporters ni VP Sara. Voters. Hindi pa yan supporters, di ba? Voters pa lang.
May mga supporter si VP Sara na hindi naman botante at hindi siya binoto at mga bata pa yung iba. Lalo DepEd Secretary, mabango-mabango si VP Sara sa mga bata. Kaya tuloy-tuloy ang mga mudslinging, ang mga negative campaigning, ayan, pinupuna-puna nila. Bakit ka ikaw umatin sa prayer rally na yan? Ay, paninira kay Kuting yan. Anong gusto mong palabasin? Sinusuportahan mo yung paninira kay Kuting, parang ganun yung punto nila eh. Nandun nga si VP Sara para suportahan lang si Pastor Kiboloy. Ang ginagawa ng mga kongresista na pamimreasure kay VP kay Pastor Kiboloy, both lower house and upper house or Senado, ay paglabag naman sa batas natin yan. Eh kayo yung mga mambabatas kayo eh. Di ba separation of church and state? O ba't sumasawsaw kayo sa affair ng simbahan? Kung talagang gusto ninyong punahin yung mga molestation ni Pastor Kiboloy sa kababaihan or human trafficking, ay yung molestation ng simbahang Katolika sa mga sakristan, sa mga madre, bakit hindi kayo umiimi? Selective much? Bakit si Pastor Kiboloy lang ang tinatarget nyo? May ibang mga leader ng simbahan, Katoliko, ang iba pang mga religious sects, mga Christian churches sa Pilipinas, kahit hindi Katoliko, na allegedly may mga illicit or indecent affair or whatever. May mga kababuyang ginagawa, may kabalahuraan, may pari na kabit, may pari na akla, may pari na tinutusok-tusok ang mga madre. Pinagpaparausan ang mga madre, umiimik ba ang simbahan, ang gobyerno natin patungkol dyan? Wah! Kasi nga may separation of church and state. And also, bakit gusto nyong i-contempt si Pastor Kiboloy? Meron na namang panibagong update niyan. Gusto talaga nilang makulong si Pastor Kiboloy, ma-contempt, ma-aresto. Diba? May ganyan ng balak. Ngayon, pinupush po ulit. Pag-usapan na lang natin sa mga susunod nating live. O, gustong-gusto nilang makulong si Pastor Kiboloy. Bakit? Bakit masyadong tinatarget? Ay kaibigan lang naman ni PRRD yan. Well, gusto niyong matakot ang lahat ng pumupuna kay Kuting ngayon, di ba? O, bakit kayo, gustong gusto niyong litisin si Pastor Kiboloy at ikulong ay hindi naman kayo husgado? Hiwalay kayo na governing body, hiwalay kayo na branch ng gobyernong ito. Tatlo yan eh. Yung kay Kuting, executive. Kayo, legislative, ibig sabihin ang trabaho niyo, both lower house and the Senate, ay gumawa ng batas. Ano pang batas ang gagawin nyo pag nahuli nyo sa Pastor Kiboloy? Ang dai-dai ng batas. In aid of legislation nga, di ba, kapag kami mga hearing, ano pang ili-legislate ninyo? Thank you so much, Ate Caroline L. Oh, ano pang batas ang gagawin nyo? Nandiyan na ang lahat ng batas pagdating sa human trafficking, pagdating sa, women's abuse and whatnot, na pwedeng na-violate ni Pastor Kiboloy kung may na-violate man. Ano pa? Bakit gusto nyo, kayo ang husgado? Legislative branch kayo, wag nyong pakialaman ang judiciary. Sila ang naka-assign dyan. Sila ang hahatol kay Pastor Kiboloy. Oh. Puna kayo ng puna. Ang suporta ni VP Sara kay Pastor Kiboloy lang dahil mali ang ginagawa ninyo. Abuse of power. In fact, ang ginamit na word ng isang political analyst, usurpation of power. Diba? Ginagamit nyo ang power ninyo for abuse at hindi nyo naman power yun actually. Power yun ng judiciary. Power yun ng korte. Oh. You are practicing usurpation of authority and power, whatever. Oh. Hindi nyo power yan, ginagamit nyo. Usurper ba kayo mga ma'am at sir na mga politiko? Nagpapahayag lang ng suporta si VP Sara na mali ang ginagawa niyo kay Pastor Kiboloy, suportado niya si Pastor Kiboloy, naniniwala siya na hindi nagninegosyo ng baril at nagtatago ng arma si Pastor Kiboloy doon sa Davao, sa kanyang prayer mountain or glory mountain. Naniniwala si VP Sara na walang ginagawang labag sa batas si Pastor Kiboloy, kaya nandun siya para i-express lang yung support. Wala siyang sinabing nandun siya, hindi nga siya nag-speech eh. Wala man siyang sinabing ibagsak si Kuting. Oh,
Tapos parang gusto niya, ay, hindi proper yung ginagawa mo. Parang ano yan? Unethical. Yun ang gusto niya iparating eh. Unethical yan. Numatin ka sa mga rally-rally. Eh, miyembro ka ng gabinete. Bakit kinakalaban mo si Kuting? Hindi si Kuting ang kinakalaban niya. O, kung si... nadudulas ba kayo? O, singit ko itong mga to. Ah, ito ay patungkol naman sa pagpunta ni VP Sara sa ano, sinasapawan ni Kuting to eh. Nandun ka agad to eh. Nandun si VP Sara ka agad sa ano, sa mga napaslang ng mga sundalo, right? Ng mga NPA. O biglang nag-release ng statement si Kuting, oh, aga-aga, oh, condemn daw yung inambush yung ano, yung mga sundalo sa Maguindanao, oh. Himala, gising si Kuting. Ang bilis nag- porke ba nandun si VP Sara? Nauna na si VP Sara ang nandun. Ay, nandun na naman si VP Sara? Ano na naman, bilis naman, nandun na. Oh, tara, mag-release na tayo ng statement agad-agad, baka sabihin natutulog na naman sa pansitan si Kuting. Oh. Kung si VP Sara man ay nandun para ano pa to? Ano pa itong mga niready ko? Ay, yan yung sinasabi niya. Oh. So, ano ba? Sumisip-sip ba to? Siya pa rin kamali at kuya eh. Picturean ko ha. Oh. Para, ano ba to? Sumisip-sip or inutusan? Sorry sir ha, pero katataka. Mo sinasabi mo magaling na marketing strategy si Kuting. O, meron na naman siyang minaungaw kanina. Siya pa rin yan, di ba? House Deputy Kuning-Kuning Suarez once again labeled President Marcos as the country's best marketing strategist after the latter's recent trip abroad wherein he secured $4 billion worth of investment deals. $4 billion kasi yung napala ni Kuting doon sa biyahe niya sa Czech Republic at saka sa Germany. Pledge pa lang yan, sir. Ang galing-galing daw talaga. The best daw sa marketing strategy si Kuting, sabi. Oh. Ano mga kasipsipan ito? Ang tanong, sir, ilan sa mga pangako ng ibang bansa sa Pilipinas ang naipush ni Kuting? At kung magaling talaga siyang marketing strategist, bakit gusto niyong baguhin na sa third reading na daw, mga atat kuya, ang ano, ang cha-cha? Pagkatapos ng third reading, ang alam ko, pipirmahan na lang ni Kuting yan. Third and final reading na yan eh. Yung charter change, pirma na lang ni Kuting ang inaantay. Kung hindi natuloy yung PI, meron silang ginawa. Matik, nasa third reading, ang bilis nilang kumilos. First reading, then second, I don't know. Well, sa lower house third reading, sana huwag pumasa sa Senado. Hindi pa pala pirma ni Kuting ang ano, ang kasunod nun, rerepasuhin pa ng Senate yung kanilang, ano na yung cha-cha. Aba, ang bilis magbasa ng ano, ah. Nasa final reading na ngayon ang ano, mga kongresista, yung mga nasa lower house. Dito natin abangan kung ang Senado ay ano, kasabwat ni Kuting at Jahas. Kapag nakalusot yan sa Senado, mga atat kuya, pipirmahan na lang ni Kuting. Babaguhin na ang konstitusyon at malay natin kung ano ang nabago. Keme-keme, economic provisions. Bakit nyo kailangan baguhin ang economic provisions ng konstitusyon na yan kung success si Kuting sa mga biyahe-biyahe niya? O, ibig sabihin, paunlad ang Pilipinas kung natutuloy ang mga pledges, o, ay di maunlad na nga ang Pilipinas, bakit babaguhin? Kaya nyo gustong baguhin yung economic provisions, yung mga 60-40 na yan in favor of the Philippines, kapag may negosyo mga foreigners dito, ibig sabihin, nagba-back out ang mga investors kasi lugi sila. Ang hatian, 40% ang sa kanila, 60% ang sa Pinoy. Kapag nagnegosyo sila sa Pilipinas, liit-liit lang nakikitain nila mga maanumalya pa ang mga kasosyo. Oh, may babayaran pang buwis at kung ano-ano pa, may mga lagay-lagay thingy pa sa Pilipinas, may mga kotong. So ang mga foreign investors nagba-back out. Oh, kung natutuloy yung mga pangako kay Kuting, bakit kailangan yung baguhin ang konstitusyon kung success at maganda ang konstitusyon? Kung bulok, 'di ba? Kung totoong bulok ang forever. So anong galing-galing na marketing strategies? May natutuloy ba sa mga pledges? Gaano karami ang natuloy? Ay bilyon-bilyon tuwing umaalis. In dollars pa yan. Wala kaming maramdam. Wala tayong nakikita ang mga naglalakihang mga ano dito. Mga negosyo ng foreigners sa Pilipinas. Yung iba nga nagsisipag-atrasan na. Oh. Kung success ang lakad, bakit kailangan yung baguhin? Kung babaguhin nyo, ibig sabihin bulok ang konstitusyon. Ewan ko kung yun lang economic provisions ang target nyo. Baka ang target nyo talaga i-prolong yung inyong mga... Well, yun ang sabi ni Spoksari Roque, ha? Kapag natuloy yung cha-cha na yan, mapapahaba ang term ni Kuting at lahat ng mga kongresista. And then Prime Minister na si Tambi,
And then ang Senate, i-dissolve. Hindi naman daw nila papakialman ang Senate, pangapangako ng mga, eh, sino po paniniwalaan natin? Oh. Sumisip-sip lang ba? Kaya binabanat-banatan si VP Sara at nagkikiss as kay Kuting? Anong nangyari sa mga mababatas natin? Tayo mga ordinaryong Pilipino, nahahalata natin yung incompetence ni Kuting, yung kawalan ng empathy. Pero sila parang hanga-hanga pa kay Kuting. At binibira-bira si VP Sara. Porke nandun lang sa Rani. Ha? Anong nangyayari? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.